Amen. Hallelujah. Pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pasasalamat ay tanga sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. At ganoon na namin din po, dumling paggalang at pagbati sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Almeida, ang huling pupeta ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus sa ngayong kapanahunan. At ganoon na naman din po sa pag-aalaala ng turo't aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Dina C. Almeida. Sa kanilang beloved children at sa inyo na rin mga kapatidan at sa mga nanonood ng live webcast, mabagpalang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at ako po'y nasave way back 1999 sa aking karawan, which is since birth po ako. At ganoon na lamang din po ang pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay at ipapatutuwa ko po sa inyo mga minamahal. Nung ako'y nag-aaral sa kurso ng civil engineering, nandiyan na hindi may iwasan na magkaroon ako ng pasok ng Sunday. Nandiyan na meron 6 a.m. until 12 p.m. po yan. At that time, ginagamit din po ang mahal na Panginoon sa kanyang kabagan at bilang multimedia and also the choir member ng Single Square. That Saturday po, usually ginagawa namin, nagsiset up kami ng Saturday. Nandiyan na po kami sa banal na gawain. Hanggang matapos ang gawain, nagsiset up, nagbabaklas kami, nandiyan po. Kinabagan kami ng mahal na Panginoong Jesus. At nung nag-aaral na po ako na yan, ginawa ko po, in-alternate ko po, papasok po ako this Sunday, 6 a.m. until 12 p.m. Then next Sunday, hindi na po ako papasok. Then next Sunday, papasok po ulit ako. At merong isang activity na naganap sa aming school, which is 6 a.m. po yan hanggang 5 p.m. So hindi na po ako makaka-attend ng gawain ko sakali. Ginawa ko, nalalakan ako sa mahal na Panginoon Jesus. Pagdating ng tanghali, nagpaalam ako sa professor ko na hindi niya po talaga ako pinayagan. Na sabi niya, sige, try mo magpaalam sa gwardiya kung papayagan ka. Ngayon na nagpaalam ako sa gwardiya. Yung nakita ko yung sungit ng muka na nasa gwardiya na yan, pero nung paglapit ko, nagpaalam ako, sabi ko, pupunta po ako sa banal na gawain. Ang sabi niya, sigurado ka ba? Babagsak ka sa subject na ito. Pero sabi ko, pupunta po talaga ako ng gawain. And to make the story short po, on that day na po, Sunday na yun, hindi na po talaga ako pumasok at kahit na anong activity magkaroon ng Sunday na yan sa school, hindi na po talaga ako papasok. Kahit ulit-ulitin ko pa yung subject na yan, hindi po talaga ako papasok kasi nalampalataya ako sa mahal na Panginoong Jesus. Sabi ko sa mahal na Panginoong Jesus, ang buong araw na ito ay alalaan ko lamang sa iyo, mahal na Panginoon. Alam pong kalooban mo ito. And natapos po yung SEM, meron po mga klase na bumagsak, may mga incomplete. Pero yung abang lingkod, mahal na Panginoon, mga minamahal, nakapasa sa subject na yan. Hallelujah in Jesus' name. Hallelujah. At ipapatotoo ko na rin po, when the pandemic start, karamihan nga po talaga ng tao na wala ng trabaho at that time. And but at my fairness po, hindi po talaga nagkaroon, wala na po talaga silang trabaho. Kung isipin natin mga minamahal, 11 persons po kami na nasa bahay na yan, ni isa sa amin walang trabaho. May dalawang bata, nandiyan ang mga expenses and other necessities na kailangan ng mga bata na yan. Pero lahat yan, provided na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hindi kami nagutuman, nakakain kami ng tatlo, higit pa sa isang araw. Hallelujah. Glory. And dyan na lamang din po, bago matapos, siguro, kung di po nagkakamari, month of June 2020, nang nanalangin po sa mahal na Panginoong Jesus na pagkalooban niya po sana ako ng trabaho, na nag-apply po ako sa BPO industry, at kasalukuyan nag-studies pa rin po ako niyan. Nag-apply, nandiyan na hindi ako dinudulog ni mahal na Panginoon, pero one Sunday, binago kong panalangin ko, sabi ko, mahal na Panginoon, uunahin ko ang kalooban mo. Susundin ko lahat ng pag-uutos mo. Alam mo yung kalooban ng puso ko. Pag kung sa akin ang trabaho na ito, ipagkakaloob mo. Then one Monday, Tuesday, Wednesday, nandiyan na pinagkalooban ako ng mahal na Panginoon ng tatlong company, nandiyan na mamimili na lang ako kung ano yung papasukan ko. Ganyan mapagpala ang ating pinakamahal na Panginoon sa gawain ito. Hallelujah, Jesus name, hallelujah. And pagkatapos po nun, yan ang nagagamit ako sa pagbibigay, nakakatulong sa pamilya ko. And pasasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon na napagtapos din po ako ng pag-aaral sa kurso ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Nandiyan na taglay ang pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ipapatotoo ko na rin po, nawalan din po ako ng trabaho at that time. Hindi ako nag-question sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung bata ko nawalan kasi naging pabor din po sa akin na makaka-apply ako sa kurso na tinapos ko.
pero nandiyan yung doubt sa sarili ko na alam kong wala akong knowledge o wisdom pagdating sa field kasi iba yung pinag-aralan ko sa school, iba rin yung patakaran o galawan sa field. Nandiyan na hindi talaga ako nag-a-apply, nandiyan na nangangamba ako, dinalangin ko na lang ulit to sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, sa pagkatong muli ito, mananalig ako sa iyo, uunahin ko ang kalooban mo, susundin ko lahat ng utos mo. Kung alam mo yung desire ng puso ko, kung sa akin ang trabaho na ito, pagkakaloob mo. Nandiyan na hindi po talaga ako nag-apply, na nag-chat na lang po yung kaklasiko nung college. Sabi niya, Bon, kailangan mo ba ng trabaho? Kasi alam ko may company na ganito, kinakailangan nila ng tao na nandiyan na, na-interview ako, in-specify ko na in scale 1 to 10, nandiyan ang 4, yung confident ko nasa 4 lang po talaga, pero yung pagtiwala ko sa mahal na Panginoon, nag-umapaw, nandiyan kahit hindi ako nag-a-apply na kahit anong trabaho, binigay na mahal na Panginoon yung desire ng puso ko na trabaho, nandiyan na, nakapasok na lang ako sa trabaho na yan, sa isang project namin sa Cubao. Nandiyan na in the span of two months, pinagkalooban na rin ako ng mahal na Panginoon ng project dito sa Pasig and sa Ortigas na ako na po mismo yung may hawak. Nandiyan na wala man lang akong kaalam-alam sa una, pero yung wisdom and knowledge na pinagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi matatawaran. Hallelujah, Jesus na hallelujah. Nandiyan na namin din po kabagay ng mahal na Panginoon Jesus at sasamantalayin ko na ang pagpapatotoo. Way back 2019, month of March, pauwi na po ako ng beloved ate ko, galing sa Friday service. So, madaling araw na po yan. Sumasakay po kami usually sa recto, papunta sa amin. Then, may nakasabay po kaming, nakasabay po kaming lalaki, nakamas, nakabag, nakasumbero. Then, hindi po namin nakakala. Sa pagliko, sa malapit po sa amin, medyo madilim po sa partner kasi medyo maaga-aga pa. Then, nagpara po siya. Then, nagdeklara po siya ng hold up to. Ilabas niyo yung mga gamit mo. Magamit yung lahat, ilabas niyo. Nilabas niya po yung kanyang baril. Tinutok niya po sa isa doon sa harap namin. Then, yan na, naalala ko yung turot-aral na ating malapastor, sa oras na agipitan, tumawag ka sa malapang inoon ang hindi ka bibiguin. Wow, yan, sumigaw ko na, hallelujah, Jesus name. Tumingin na lamang sa akin ng hold-upper na yan. Namumula po yung mata niya, nandiyan na wala po siya nagawa. Bumaba na lang po siya sa sasakyan na yan. Kaya mamagpala at ipina, umamalapang inoon sa sagwain na ito. Nandiyan ang mga karamdaman, pinagaling, hallelujah. Naragdag ko na lamang din po yung, nagkaroon din po ako ng karamdaman na gout sa buong katawan ko. Una nagsimula po siya sa paa ko, then namaga po siya, nandiyan na bawat hakbang ng aking paa ko, migirot po talaga. Hindi ko po alam yung gagawin ko, na parang nakahiga na lang ako buong araw sa higaan ko. Nandiyan sa bawat galaw ko, nandiyan nararamdaman ko yung sakit ng karamdaman ko na yan. Nananalangin ako sa mahal na Panginoon Jesus. Tinawag ko lahat ng membro ng ang pamilya ko. Sabi ko sa kanila, kung gusto niyo akong gumaling, samahan niyo ako magpuri. Nandiyan ako, hindi ako binigo ng mahal na Panginoon Jesus. Tatlong araw lang, nung dalangin ko na yan, pinagaling ako, hallelujah, sa pagpuri. Amen, hallelujah. Nandiyan na, nakapagpuri na rin ako, na adulo sa banal na gawain. Kinagamit din po ako bilang ilaw at usi sa aming bahay na nandiyan na dire-diretso yung puri namin. Hallelujah. Nandiyan na marami pa po talagang patutuo. Ngunit kung iisa-isayin natin sa gawain ito, hindi po talaga tayo matatapos. So sa pagkakataon ito, hanggang dito na lamang ang pinakamataas na pupupuri, pagluluwalhati at pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.